Marami po akong pinagdaanan sa buhay ko. Pero ni minsan, hindi po ako sumuko. Are you gonna let her win? I would never let a trying hard, low life, nobody like her do that to me. I am Moira Tanyag, and it's time that I put Lynette in her place. Si Lynette ang napiling cover ng digital feature ng interview ninyo. Magandang araw! Si Lynette na nga ang napili na i-cover ng digital feature interview nila ni Moira. Sobra kasing nagustuhan ang mga sagot ni Lynette dahil nakita sa kanya ang sincerity ni Lynette at tagus puso sa mga nanonood. Nakaka-inspire at nakaka-encourage sa mga taong kapareho niya ng pinagdaanan sa buhay. Dahil dito ay hindi ito nagustuhan ni Moira. At pagkatapos ng ma-announce at maibigay ang pabulaklak ng Proudly Pinay interview, ay dinatanggap ito ni Moira at pilit niyang kinuha kay Lynette kahit sa harap ng maraming tao. At naghihilaan ang dalawa hanggang umabot sa pagkatumba ni Moira dahil wala nga mag-give up sa kanilang dalawa. Nakakahiya talaga ang ginawa ni Moira na para na siyang walang pinag-aralan at nakalimutan na niya na mataas yung posisyon niya sa Epic Hospital. Samantala, si Moira ay parang batang nagsusumbong kay Doc Archie sa mga nangyayari kina Lynette. And of course, inaasahan natin na tulad ng dati na sumusobra na naman ang kwento niya kay Doc RJ at napasama na naman si Lynette sa kay Doc RJ. At naniniwala naman si Doc RJ sa pinagsasabi ng asawa niya. Kailan pa kaya mauntog yung ulo ni Doc RJ para mabalik yung memory niya? Samantala, sa bahay nila, habang tinitingnan at tinahawak ka ni Doc RJ ang uniform niya sa neurosurgeon noon, ay dumating naman si Zoe at nagtanong nga niya ang anak kung di ba niya na-miss ang pag-duty sa pa-hospital. At ang sagot naman ni Zoe na sobrang na-miss niya ito. At natanong ulit ng ama kung anong klaseng doktor siya noon, and of course, ang sagot naman ni Zoe ay sobrang galing niya sa pagka-neurosurgeon. At nagmana nga daw si Zoe sa papa niya. At ang daddy niya ang dahilan at inspirasyon niya sa pagdodoktor niya. At ang susunod na tanong at request ng ama ay gusto niya daw ni Doc RJ na bumalik sa Apex at makita ang mga katrabaho niya noon na di pa nawala yung memory niya. At ayon pa sa kanya ay baka may maalala siya nito. At biglang natahimik at natamimi si Zoe sa request ng daddy niya. Kaya mga kaludi, aabangan natin ang susunod na kwento kung papayagan ba ni Zoe at ni Moira na pupunta ng Epic Hospital si Doc RJ. Kaya salamat! Upang masundan ang kwentong ito, i-like, subscribe, and share na rin para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Salamat!